What's up mga kamodi? Welcome back to MODIY Homeboy TV. Sa video natin ngayon, gagawa na naman tayo ng isang video tutorial regarding sa swing type automatic egg turner. So, nung nakaraan ang ginawa natin na circuit ay combination ng analog timer with dimmer switch, tapos gumawa na rin tayo ng digital timer na walang kasamang dimmer switch. Ngayon, ang gagawin nating automatic egg turner, ang combination na gagamitin natin is digital timer with dimmer switch. So dito, hindi na tayo gagamit ng external relay dahil yung digital timer natin is meron na pong relay doon. Kung paano ito gawin, panoorin po natin ito. So guys, bali ang naisip ko ay paliwanag ko muna sa inyo yung circuit kung paano siya gumagana at yung mga component na gagamitin natin bago natin siya assemblein at pagganayin sa actual. So ito yung ating two wire motor and digital timer with dimmer switch for egg turner circuit diagram. So, makikita nyo dito, ito yung animation ng ating egg turner. So meron, ito yung tray natin, ito yung nag-turn, tapos ito yung parang inside view ng ating incubator. Nandito yung ating limit switch 1, limit switch 2. So ito po yan sa ating circuit, no? LS1 tsaka LS2. Tapos ang gagamitin nating timer is itong digital na timer natin. Ang gagamitin natin ngayon is ano lang siya, yung 3 digits na digital timer. Pwede rin naman yung 4 digits digital timer. Ito na lang ginamit natin kasi mas mura to kung ganitong setup gagamitin natin. Kasi itong timer natin, ang gagamitin natin is ano, in minutes. Hindi na tayo gagamit ng seconds mode. Okay? And at the same time, dito yung ating ano, 12 volts DC adapter. So isasaksak natin yan sa 220. Lalabas na voltage is 12 volts. Okay? Tapos ipapower up natin yung ating timer. Lalagay din natin dito yung 12 volts tapos yung ground. Tapos yung setup natin, pupunta tayo sa P3. Ang setup ng timing natin is 120 minutes on and 120 minutes off. Bali, ang katumbas po nun is 2 hours. Ang nangyayari dyan, 2 hours siyang naka-on, then 2 hours din siyang off. Pagdating sa circuit natin nun, sa egg turning, ang katumbas po nun is ano, sa every 2 hours po, magte-turn siya. So ganito yung gagawin natin ba sa pag-wiring. Pinaka madaling paraan is mag-start tayo sa motor. Yung common or yung isang wire doon, ilagay natin sa saksakan or sa plug, no? Tapos yung isa, pagsama natin papunta sa dalawang common ng ating ano, ng ating limit switch. Pwede rin naman magbaligtaran yan. Pwede ka sa normally close yung pagsamain, no? Tapos yung common yung pupunta dito. Pero sa diagram nito, lahat sila nagpunta sa common. Okay? Tapos yung normally close ng LS1, lalagay, i-connect mo sa normally close ng ating timer. Tapos yung normally close naman ng ating LS2, i-connect natin sa normally open ng ating timer. And then yung common ng ating timer pupunta sa switch na to para sa automatic and manual switching. Tapos yung sa dito sa yung common ng switch na to papunta naman dun sa dito sa ating plug. Okay? Tapos mag-add lang tayo ng isa pang switch para naman dun sa pinaka manual turning natin. Okay? So ganun na po kasimple ang ating wiring. Ngayon, papaliwanag ko naman sa inyo kung paano siya gumagana. So, ganito po yan. Pag yung timer natin, naka-off siya, ayan po yung magiging, tapos ganito yung scenario natin. Itong tray natin, pag nakaganito po siya na position, tinatamaan niya yung LS1. Okay? Pag tinamaan niya yung LS1, ang ibig sabihin yan, dahil itong normally close natin, open yan. Triggered siya. Ayan po, no? Makikita nyo, itong kulay blue na to, ito yung nag-represent ng connection natin.
o ng wire. Ayan, nakadikit siya sa normally open, hindi siya sa normally close. Okay, triggered siya. Ngayon yung LS2 naman natin, hindi siya triggered, hindi siya tinatamaan ng tray. Ibig sabihin niya, normally close, close po siya. Kasi normally close siya. Pag hindi siya tinamaan, naka-close siya. Ganun lang po yung ibig sabihin ng normally close at normally open. So, ganun. Ngayon, kapag ito yung indication natin na naka-off yung ating timer. So, pag nag-on yan, yan, nag-on yan, ang mangyayari niyan, yung kaninang common tsaka normally closed na naka-connect, magsiswitch yan. Makikita nyo itong kulay brown na to, ang connected na niyan is yung common at tsaka yung normally open. Kasi nag-on na siya. So, anong mangyayari pag ganun yung nag-on? Bali, ang kuryente natin, ang ginamit kong representation ng ating kuryente is itong mga dash line. Ito po ano, bali ito yung current flow natin, ito yung ano, daloy ng kuryente. So from galing din saksakan papunta sa ating motor. Tapos ito naman, yung kulay black na yan papunta dito. Nga pala, initially yung mga ano natin, yung mga switch natin, ito naka automatic turn. Kumbaga naka-on siya, connected niyan ito at saka dito. Ito naman naka-off. Okay? So, galing dito yung kuryente natin, pupunta dito sa common. Tapos, from common, didiretso sa normally open dahil connected yan. Ayan po. Dito naman siya tatakbo. So, pagdating dito, tatawid siya dito kasi close yan. Dahil nga, hindi tinatamaan yung LS2. Okay? Bali, yan yung kuryente natin. Balik natin. So, yun no. Tumakbo siya dito sa motor natin. Okay? Hindi na tumakbo dito yung kuryente natin kasi open to. Walang pupuntahan. Ganon din dito. Open. Kaya dito na pumunta yung kuryente natin. So, ibig sabihin, kompleto na yung power source ng motor on both line. Kaya ang tendency is iikot na yung motor natin. Iikot na rin yung turner natin dito. Ayan. Umikot na siya, no? Yun. Napansin nyo? Napansin nyo po. Nung umikot yung tray natin, nawala na yung pagkakatrigger dito sa LS1. Ulitin natin, mapapansin nyo dito, umakyat yung ano natin, yung switch natin, no? Nagpalit. At the same time, nung tumama naman yung tray natin dito sa LS2, siya naman nang nag-open. Ulitin po natin para makita nyo. Dito. Tsaka to. So, binagalan lang natin para makita natin switching. Pero para sa totoong buhay po, mabilis po yan. Ayun o. Pumaba siya. Dahil nga, nag-open na siya, wala nang dadaloy na kuryente dito sa ating motor. Kaya, nag-stop na yung tray natin dito. Okay, maliwanag po yun o. Ayan, hindi na siya umikot pabalik. Kasi wala na siyang kuryente. Yung nag-cut is yung LS2. Ngayon, 32 minutes, mag-o-off yung ating timer. Anong mangyayari nun? Ganito po yan, off. Tapos yon, yung dito, nag-switch naman yung common at saka yung normally closed. Okay? Bali, ito na yung connected. Yung normally open at saka common naman, not connected na sila. So, ganito yung mangyayari nyan. Wala nang dadaloy na kuryente sa linya na to. Instead, dito naman sa normally closed, dadalo yung kuryente. Itong black na to. Ayan po, no? Tapos yun. Dito na papunta. Papunta naman sa ating motor. Ayan. So, ito na yung kumpleto na naman yung circuit natin. Maganyan yung daloy ng kuryente. Kumpleto na naman yung power ng ating motor. Ang tendency niyan, iikot na naman pabalik yung ating tray. Ganito nga po pala. Itong motor na to, ang setup niyan, kahit hindi yan mag-reverse, ano kasi yun eh, ang ikot niyan, counterclockwise tsaka clockwise, pero ano po yun, random. Hindi mo malalaman kung kailan siya ikot forward and for reverse. Pero sa mechanical design ng ating egg tray,
magpaikot-ikot man yan diretso, ang ginagawa lang ng ating tray is, ganun lang po, pabalik-balik lang siya. Gawa ng ating mga ano, yung mga arm or lever na ginawa na ginamit natin do sa shafting ng ating motor. Tapos, ang motor na yan, kunwari nandito, no? Pag pinaikot mo yan, kunwari pa diretso siyang ganun, basta may pumigil sa pag-ikot ng motor na yan, ang gagawin lang niya is babalik yung ikot niya, babaliktad siya. Ganun po yung klase ng synchronous motor na ginagamit natin. So, dahil kumpleto na yung ating circuit, mara dito, pag sumagad yan dito, wala nang ibang pwedeng puntahan yung ating tray, kundi umikot, babalik po. So, yun po na napansin nyo. Nag-open na yon, at the same time, nag-close din po yung ating LS2. Kaya siya nag-stop, kasi nga, ayan, nawala na ulit yung kuryente na dumadaloy sa ating motor. So, ganun lang po yung mechanism ng ating egg turner. Ang mangyayari niyan, paulit-ulit na lang po niyang gagawin every 2 hours po. So ngayon, ang didiscuss ko naman po is yung paano gamitin yung mga switch na to para sa manual turner. So bakit kailangan meron tayong manual turner or manual switch? Kasi po, ginagamit natin yan kapag magtatanggal tayo ng itlog sa tray or maglalagay tayo ng itlog sa tray during start tsaka end ng ating incubation. So, ang gagawin natin, itong ating switch na to, ilalagay natin sa gitna. O pwede rin sa pinakasagad. Bali, papatayin natin to, yung switch na to. Mangyayari dyan, wala lang dadaloy na kuryente dito. Ayan, wala lang dumadaloy na kuryente, no? Hanggang dito na lang yung kuryente natin. Wala dito sa ating plug. Tapos, i-on na rin natin. Ilambat natin. Tapos, kapag na-off na yon, pwede na nating i-on itong ating manual turn para mapagalaw manually ito. Kapag binuksan natin yan, iikot lang ng iikot yung ating motor. Ang gagawin natin is buksan natin hanggang sa itong ating egg tray is mag-level na siya. Okay? O ganito lang po. Ayan, nag-on na. Almost off. So, bali ang nangyari dyan, pagka on natin, yung kuryente, dumali lang dito, direct na doon. Hindi na dadaan dito kasi pagdating dito, off to, di ba? Pagdating din dito naman, wala rin pupuntahan yung kuryente natin. Kaya dito lang pupunta yung kuryente sa motor lang. So yun, pagka nag-off na, wala nang dadaloy na kuryente. Ganun na lang. Ngayon, para mabalik yan sa dati, ang gagawin mo na lang is, i-on mo ulit itong switch na to, tapos itong tray na to, babalik lang siya sa LS1. Pumalo man siya sa LS2, babalik pa rin siya sa LS1. Okay? Ganun po yung mechanism niya. So, yan po, no? Pag ibabalik mo na sa automatic, ibabalik lang natin itong tray natin dito sa ganyang posisyon. At the same time, yung ating automatic switch, lagay lang natin sa automatic. Okay? Tapos, pwede na ulit siyang mag-automatic switching na ulit po siya. Bali ngayon, titingnan na natin sa actual kung paano siya gumana. Tuturuan ko rin kayo kung paano i-set up yung kanyang timer. So, bali, natapos ko lang i-wiring yung mga motor at saka yung mga limit switch. Bali, to make this video short, ang ginawa ko is nag-jump na tayo dito sa pag-power up ng ating timer at tuturuan ko lang kayo kung paano siya i-set up. Bali, ito na yung ating timer. Inagyan na natin siya ng supply. Yung red po yung positive, tsaka yung white is yung negative. Galing naman yan sa ating 12 volts adapter. Okay? So, ang gagawin natin, ipapower up na natin to, tapos isi-set up na natin. Isaksak muna natin. So, ito po, no, napower up na natin yung ating timer.
So, paano i-set to? Kailangan yung timer natin nakalagay sa P3. Tapos, pagdating sa P3, yung timing niya, mag-on siya ng 2 hours. Tapos, pag namatay siya, 2 hours ulit. No? 2 hours on, 2 hours off. Yun po yung sa totoong buhay. For this tutorial, ang gagawin muna natin is, gagawin natin is, instead na 2 hours, gagawin natin 30 seconds siyang on, tapos 30 seconds siyang off. Okay? Saka na lang natin gagawin yung 120 minutes na on and off kapag natapos na natin i-demo. So, paano natin gawin yun? I-press lang po natin yung K1 and hold. Ito po. Press and hold. Yan. Makakapunta na tayo sa P-3. So, press K1 para makapamili kayo. Yan po yun. P1, 2, 3. So, for this egg turner, dapat nandito tayo sa P3 mode. Bakit sa P3 mode? Ito mong mode kasi na to, ito yung ano siya, infinite loop siya na mag-set ka ng time na naka-on siya, tapos after ng time na yon, mamamatay naman siya or mag-off. Then isi-set mo na naman yung off time niya. So yun ang kailangan natin para sa egg turner na to. So pagdating sa P3, press K2, itong nasa gitna. Yan po. Ang ibig sabihin niyan ng 1 tapos may nagbi-blink na dot dito, ibig sabihin nasa minute po 'yan. Nasa 1 minute po siya niyan. Okay? Ngayon, ilalagay natin sa into seconds, no? Pindutin niyo lang po yung key hanggang makarating kayo doon sa dot na 'yon. Tapos pindutin niyo yung K3 para magpalit siya ng mode. Yan. Ngayon, pagkapindot nyo ng K3, nawala na yung dot, ibig sabihin nasa seconds na yan. Papalitan natin to ng ano. Ng 30 seconds. 30. Yun na, napalitan na natin ng 30, no? Then, yung isa naman. Pag wala yung blue na LED, ibig sabihin yun yung time na off siya. Pindutin nyo lang po yung K2 para makapunta kayo doon sa actual niya na. Ayan po. Bali, 30 seconds po yan. 30 seconds yung naka-on. Tapos, 30 seconds siyang naka-off. Okay? So, ang gagawin natin yan, isasaksak na natin yung ating, ano, yung ating motor para mapagana natin. Ang expectation natin na mangyayari dito is katulad nung pinakita ko sa inyo dun sa PowerPoint presentation. So, para mapagana yung automatic, kailangan ito. Ito na ko, on to. Same time, ito na ka-off. Ito na ka-off. Sasaksak na lang natin yung motor natin. I-off muna natin to. I-manual natin. I-manual na natin yung ating ano. Yan o. Naka-manual muna yung ating ayun guys, no? Naka-manual po yung ating ano, yung ating egg turner. Ayan. Enough ko na. Tapos ito, ibalik na natin sa automatic. Ayan. Nag-on siya, di ba? Pumunta na sa ayan, naka-automatic nang yan nating turner. Nag-on siya, pumunta sa kabila. Katulad ng ating pinresent kanina sa PowerPoint. Ngayon, pag nag-off yung ating timer,
Yan, pag namatay yung kulay blue na yan, babalik naman siya sa kabila. So, yan po, no? Tapos, after 30 seconds, yan. Bali, loop na po yan. Paulit-ulit na lang pong mangyayari yung ganyan. Okay? So, success po yung ginawa natin na automatic egg turner. Ngayon, from here, galing sa seconds, gagawin na natin is iseset up na natin yung ating timer into minutes. So, paano po yun? Pindutin nyo lang po yung K2. Yan. Ito yung 30 seconds, no? Bali, yun yung 30 seconds na off siya. Gagawin natin ano yan. Ito naman 30 seconds on. Gagawin natin tig 1 minute. Ay, 120 minutes. Okay? Ito, 1. Ito papalitan natin ng 2. Tapos ito, 20. Okay na yan. Punta tayo doon sa 20, no? Dapat meron niyang ano, duck. Ito rin 1. Lagi natin sa 20 na rin. Yan. Pag naka 120 na, pindutin nyo lang po yung K3 ulit. Magkakaroon na siya ng dot doon. No? Ibig sabihin, nakaano siya nyan? Minute mode. Pag walang dot dito, ibig sabihin naka-second siya. Pag naman yung dot ng dito, ibig sabihin naka ano siya, 10th of a seconds. So, yan. Pindutin lang kito. Yan. Yan. Gumagana na yung ating timer niya na 2 hours or 120 minutes. Ito yung counting niya, yung dot na yan. So, after 120 minutes, ang mangyayari niyan, mag-on ulit yung ating timer, no, mag-energize yung ating relay, yun na, mag-ano na ang ating turner, iikot na siya pa kanan, paulit-ulit na lang po siya nun, katulad ng ginawa natin, okay? So, yan po, no, 190 na lang siya. So, yan po, no, maliwanag po, no? Basta kung may tanong po kayo, i-comment nyo lang po sa baba, sasagutin ko po lahat yan. So, yun mga kamodi, may natapos na naman tayong isang project. So, bago ko tapusin tong video na to, bali, shower out muna po tayo. Masaya ako kasi meron na tayong mga subscriber na nagpapa-shout out po. So, mag-start po tayo kay Sir Basilio Garcia III. Shout out sa iyo, sir. Next is Arnel Patubo. Next, Mr. Kenneth Manusig. Next po is Mr. Rooney Antido. So, shower out po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe at laging nanonood ng mga video natin. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa Modi Homeboy TV. Ikaw na nanonood na hindi pa nak-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button sa baba, pati na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa mga bago pa nating video. So, see you on the next video. Maraming salamat po. Bye-bye!